true subscribers' horror stories. Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto. Real paranormal encounters. Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon. And other scary stories from HTV Positive listeners. Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Isang nakakahilakbot na araw na naman po sa inyong lahat. Saan man kayo nakikinig, sa Facebook, dito po sa YT o kaya sa ating podcast at sa ating Hilakbot 24/7. Welcome po sa ating Subscribers Hilakbot Stories. Siyempre, ito na naman po pagsasama-samahin na naman natin yung mga real paranormal and scary stories natin. At muli, ito po, katatampukan ng tatlo sa mga kwentong ibinahagi ng ating mga senders na sina Ma'am Lakhambra, si Betchay at si Nico. At kung aliwa man hindi pa nababasa yung inyong mga kwento, please, 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 kapit lang po sa matigas, himas lang po sa madulas dahil bigyan nyo lang ako ng maraming oras, guys. Oh, tatapusin natin ito hanggang sa maubos po, hanggang sa wala na nagsasubmit. Doon lang po natin tatapusin ang SHS. Basta pangako ko po, lahat po yan ilalagay natin, babasahin natin hanggang sa maubos po yan, guys. Okay? Pero kung halimbawa, ikaw gusto mo pa rin dagdagan yung ating mga kwento dyan, sindakstories2008@gmail.com lamang po ang ating email. O kaya sa ating Facebook, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, like and follow na rin po yan, guys, para at least, di ba? Dyan nyo na po ilapag, dyan nyo na po isend. At magre-reply naman po si Admin Clay sa inyo at sabihin naman niya kung kailan po mag-i-air yan. Sasabihin naman po niya kung na-forward na sa akin. Basta meron po siyang i-re-reply sa inyo. Basta kapit lang kayo sa matigas, guys. Okay? So ito na ang ating kwentuhan para sa Subscribers Hilakbot Stories. Subscribers Hilakbot Stories. Ako po si Red. At ito na ang story number one. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Anyway, magandang gabi sa inyo, Sir Red, at magandang araw po sa lahat ng mga staff o teammate daw natin sa HTV at lahat ng mga HTV Positive na kagaya ko. Actually, it's been 2 years na po since nakinig ako dito sa channel and until now, solid pa rin po ako at wow, fan daw natin. Thank you, thank you, thank you, thank you. May fan pala tayo, guys. Anyway, I really love your horror stories. Sabi niya dito, and I don't know why. Hi-hi-hi, sabi niya. Ilang beses ko na din po pinag-isipan kung ibabahagi ko po ang story na ito sa inyo, pero kasi serious matter daw po ito at ito yung pinakatatagong lihim ng buhay ko, Sir Red. Uy, seryoso to, guys, ha, seryoso to. So please, walang tatawa, ha. Wala munang ganon. Hindi po ito masyadong nakakatakot at normal, feeling ko normal lang po ito sa iba, pero sa akin, sa pagkakaalam ko sa aking sarili, may kakaiba po. Una ko pong naranasan ito noong 12 to 13 years old pa lamang ako. Ang kwarto ko po ay may dalawang bintana, tapos yung bintana ay parang yung typical na bintana sa bukid, liblib. Kasi yung tinitirhan namin po ay yung parang criss-cross yung bintana, tapos po kurtina yung nakatakip doon. Yung higaan ko po ay nasa gitna nakapwesto, so bali kapag humihiga o nakahiga ako, yung paa ko po ay nakaturo sa isang bintana, tapos sa gilid naman sa side ko, o sa gilid naman na side ko, yung isang bintana. Tuwing gabi po, Sir Red, ay binabangungot ako. Pakiramdam ko po ay may nakatingin sa akin mula sa bintana na nasa side ko at palagi po ako talagang nahihirapang gumalaw. Yung mga sumunod na araw naman po ay iba na naman. Parang may pumapatong po sa aking maitim na anino at pilit po akong pagsamantalahan. Pero nanlalaban naman po ako. Yun nga lang, hindi ko po maipaliwanag kung bakit hindi ako makagalaw. Marahil ay sa sobrang takot, pero buti na lang po pagkatapos niya akong gawan ng kahalayan nung parang itim na nilalang na iyon.
ay nagigising na lang po ako. Hindi lang po ito minsan nangyari kundi pa ulit-ulit po. Pakiramdam ko yung gumagawa po nito ay yung lumulutang sa bintana at kinokontrol niya ang maitim na anino habang siya ay nakatingin lang sa amin. Kaya po yung mga sumunod na taon, yung kurtina ay nilagyan ko pa ng pang-ipit para hindi liparin at hindi ko makita yung labas namin. Nung ginawa ko po yun Sir Red ay naging paminsan-minsan na lang po yung bangungot ko. At nung nag-college na po ako at sa paupahan na ako natutulog, wala na po akong nararanasan doon na bangungot. Sa tuwing umuwi lang talaga ako sa probinsya namin nangyayari ito Sir Red. Hindi ko nga po alam kung bakit, kaya nga po hindi na ako minsan umuwi sa amin dahil sa takot ko na baka isang araw ay hindi na po ako magising. Kahit sino'y wala pong may alam na nangyari sa akin. Hindi ko po maintindihan pero baka po kasi ako na nananaginip nito o ako lang yung nananaginip nito o dahil po syempre sa nakaraan ko. Lalo na 12 years old pa lang ako nang makaranas ako ng sexual abuse sa kamag-anak ko. Nagsumbong ako pero hindi po ako pinaniwalaan ng aking mga magulang hanggang sa nagdalaga na po ako at iba't ibang pang-aabuso at pambabastos na po ang aking naranasan. Hindi na po ako nagsumbong kasi natatakot ako na mahusgahan. At ngayon po ay wala na po akong nararanasan na katulad nun. Pati po yung gumawa ng hindi maganda sa akin ay namatay na po. Focus na lang po ako ngayon sa pag-aaral at pasalamat na lang po ako dahil may lalaking tumanggap sa akin sa kabila ng aking nakaraan. Maraming salamat po Sir Red at pasensya na po kayo sa pagsusulat kong ito o dun sa way down ng kanyang pagkikwento. God bless po sa inyong lahat. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yung Ma'am Lacambra po ay hindi niya tunay na ngalan, hindi po niya tunay na apelyido. Ito po ay ano lang, nilagay lang po natin kasi wala natang naisip si Admin Clay. Oo. Anyway, ganun man talaga guys, ano, medyo nahook ako dun sa kwento niya. Since sabi nga nila, di ba, ang nagiging reason kung bakit talaga nagkakaroon tayo ng ganitong klase mga negative thoughts o kaya ng mga panaginip, dahil base na rin po yan talaga sa mga karanasan. Totoo, aminin nyo man o hindi, minsan ito po talaga mas nakakatakot pa sa multo, mas nakakatakot pa sa kahit na anong nilalang ng kadiliman, yung mga totoong karanasan natin, lalo na yung mga darkest experiences natin na hindi natin hiniling, hindi natin talaga ginusto, pero nangyari sa atin. Pero magkagayon man, dito kay Madam, sana okay ka pa rin ngayon kahit nasabi natin na nagmumulto sa iyong memorya itong mga nangyari sa iyong nakaraan. Siguro, mas kapitan lang natin talaga, hindi sa matigas ha. Yung sabihin, mas kapitan lang talaga natin nang matibay yung ating pananalig. Totoo guys, di ba? Para at least na kahit papaano, di ba, maibsan o totoong mawala na yung masaklap na karanasan na yan. Diba? Totoo nga eh. Diba ang real life experiences katulad ng isinira sa atin ni Madam ngayon ay mas nakakatakot pa talaga sa mga multumultuhan na yan. Diba? Kasi yan din talaga yung magsasabi. Yan din talaga yung magmumulto sa'yo habang tumatanda ka. Hindi mo madidelete yan. Kung pwede nga lang daw sana, diba, na itong mga ganitong klaseng pagkakamali sa nakaraan o kaya naman yung mga hindi maganda na parang nangyaring ito, katulad ng senior sa atin na ito, eh kung pwede lang sanang i-erase na lang ng ganun-ganun, eh why not, di ba? Yun nga lang, pero syempre, malamang, ito yung nagkukos, ito yung nagdudulot talaga guys, sa'yo madam, ng magagantong klase mga bangungot, di ba? Literal na bangungot, kasi talagang nandyan pa rin sa memorya mo yan. Minsan yun lang daw talaga. Kaya may mga ibang tao na nagsasabi, it's all in the mind. Pero I can assure you, na hindi po siya applicable sa lahat ng tao. Di ba? Anyway, oy! Maraming salamat guys, lalong-lalo na yung mga nakipag-participate at nag-add to cart at nag-check out na po ng mga kape ni Lola Trinidad at yung iba't iba pa po natin mga items, yung mga short horror stories t-shirts, HTV shirts, solid HTV positive shirts, dyan po, o kaya face mask natin, dyan po sa HTV merch. So, i-add to cart nyo lang po guys, lalong-lalo na paparating na po na naman ang 12-12, ayan, mag-update lang po kayo ng app
ng Shopee kasi nga po para at least makita nyo po din yung mga, lalo na dun sa ating HTV merch, yung mga discounted na mga items na yan. So abangan po natin yan, 12-12 magbabagsak presyo. So abangan at saka dapat nag-add to cart ka na para ma-remind ka na sa mismong 12-12 o kaya sa payday sale. Hindi po yan, hindi po yan magtatapos dyan kasi lalo na magpapasko, sigurado hindi lang po 12-12 yan. Promise. Abangan nyo yan sa HTV merch, okay? Anyway, ikalawang kwento naman po tayo guys. At kung mga ngayon pa lang dumating, kung halimbawa ikaw ngayon pa lamang dumating, okay lang po yan. Sana po mas maaga ka pa sa alas 9 ng gabi sa mga susunod. Pero kung sakali man na talaga na ganitong oras ka pwede makapag-tune in, paki-ano lang po, replay na lang po siguro mamaya yung na-miss ninyong kwento. Lalo na yung first story natin. Ito po yung ating ikalawang kwento mula naman po dito kay Betchay. At ito po yung sinend sa ating Facebook. Sana daw po ay tayo daw po ay ano ha, matakot daw sa kanya kwento. Meron agad, parang dapat parang alam mo yung ina-assure niya na dapat matakot tayo. Diba? Kulang na lang sabi niya, oy, may kwento ako. Pero bago ko ikwento, dapat matakot ka ha. May ganun kang kaibigan minsan. Okay, oy, may joke ako pero dapat tatawa kayo ha. Yung parang may assurance. Kasi pagbigyan na lang po natin kasi baka mamaya ay talagang doon na lang siya nakakatikim ng assurance. Ito po yung kwento ni Betchay at ito po ay nangyari naman daw po sa kanya noong nag-aaral pa siya sa isang Catholic school sa Manila. Hindi na daw po niya babanggitin kung saan eksakto sa Manila. Wednesday afternoon po ito and it was June 2011 at first year college ako noon at second week pa lang ng pasukan. Sa school namin po ay meron po kasi kami tinatawag na wash day every Wednesday. Kaya po naka-civilian po talaga ang mga estudyante and unfortunately may PE 1 pa po ako ng Wednesday so lagi din po ako nagbabaon ng PE uniform. After po ng PE class namin, naghanap ako ng CR sa isang building malapit sa PE room upang nang sa ganun ay makapagpalit ng panlakad na damit. Pagpasok ko po ng second floor sa ladies room, nakita ko po na may mga estudyante naman at papalabas na po sila. So technically, loner ako sa CR nung time na yon. Since palit na ako ng damit dahil may kailangan nga akong puntahan, lakas loob na lang ako pumasok sa isang cubicle knowing na yung building na yon ay itinuturing na most haunted building ng university. Pero bago ko pa lang po maisara yung pinto ng cubicle, may pumasok po na janitress. So talagang thank you Lord, yun ang aking nabanggit. Pagsara ko po ng pinto ko, nakita ko po yung janitress na pumunta po ng dulong bahagi ng CR kung saan nakalagay yung mga utility materials. Knowing po may kasama akong janitress, so I took the time na maging relax sa pagbibihis. Paglabas ko po, nakita ko po yung janitress na pumasok sa isang cubicle kung saan nakalagay yung mga materials. So medyo na-curious po ako noon, Sir Red. And to think na halos 3 minutes din akong nagbihis, so medyo na-curious din talaga. So kung bakit na-curious ako, sa akin palagi, bakit ang tagal ni ate sa part na yun ng CR? Then yung nakita ko nga si ate na pumasok sa cubicle na pinaglalagyan ng mga mop, since kita ko siya sa reflection ng mirror, ako naman ay nakampante. Kasi nga nakampante daw siya sa CR at dahil may kasama siya. So bukod pa po dun sa pagbibihis ng aking panlakad na damit, kinuha ko rin po yung opportunity na mag-braid ng buhok ko. Pero habang nasa kalagitnaan ako na pag-aayos ng buhok, may pumasok ulit na isang janitress at ito nga'y may dalang mop at dire-diretso siya sa cubicle na pinasukan ng unang janitress at inilagay po niya doon yung hawak-hawak niyang materyales. Sinara po niya agad yung pinto. Medyo nagulat ako sa nangyari dahil sino yung kasama ko palang janitress the whole time na nagbibihis ako? Dahil po doon si Red, hindi ko na tinapos yung pagbibraid ko ng buhok at dali-dali na akong lumabas ng CR. Hanggang sa mag-transfer ako sa ibang university, awa naman po ng Diyos ay never na po ulit itong nangyari. Ganun na rin po syempre, nagkaroon na ako ng phobia sa pagpunta sa CR. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. So siguro ang pinupunto niya dito ay yung CR sa mga eskwelahan.
Oo, kasi posible naman yung na-trauma na siya, na phobia na siya doon sa pagpunta sa mga CR, lang pati sa loob ng bahay nila, hindi siya mag-CR. Saan siya mag-tatako, bitch, di ba? Oh my, are you crazy? Baka mamaya mag-uhukay-hukay siya sa likod bahay. Nagkuha siya ng sariling taco bets doon. Di ba? Maraming salamat dito kay Betchay at kahit papaano, di ba? Ito kay sinasabi natin, guys, talaga, hindi mo talaga maiiwasan yung mga sinasabing haunted na mga stories, mga ghost sightings sa mga eskwelahan, di ba? Kasi hindi talaga natin alam kung ano ba yung naging history niyan. Kundi kung sa mga eskwelahan lang kasi, ang lagi na lang pinapamulat sa atin yung mga urban legend ng mga lugar na yan, lalo na kung saan nakatira yung mga, kung saan nakatayo yung inyong eskwelahan ngayon, di ba mga katulad nun? Ang dami pa, lalo na po doon sa Catholic school. Totoo to guys ha, syempre nag-Catholic school. Totoo to. Yung sa may academy namin nun, na ang sabi niya, bukod nga daw sa dating sementeryo, since syempre, malapit nga po siya sa simbahan, meron daw pong bahagi ng, o meron daw pong wall doon sa eskwelahan namin dati, na parang doon daw inilalagak yung mga buto ng mga naunang pari na nagsilbi bilang mga pura paroko doon sa simbahan. Kasi di ba usually lahat po ng mga Catholic schools ganun eh. Di ba na ang simbahan nasa ano lang, kumbaga po compound nung eskwelahan. Di ba? Yung eskwelahan, nandun din siya sa iisang lote sila. Di ba? Karaniwan po, karamihan sa mga Catholic schools ganito. Di ba? Kaya yun yung sinasabi nila. Pero hindi naman lingin sa inyong kaalaman na noon, syempre, ang mga namamatay na pari o kaya sabihin natin mga matataas na may katungkulan po sa mga simbahan, doon na talaga nila inilalagak. Lalo na yung mga hindi na po nakaka-uwi or yung wala na po talagang nag-claim na kaanak. Totoo po to guys. Siguro kayo, pwede nyo itanong sa mga kakilala nyo rin na nag-aaral sa mga eskwela na yan. Kung hindi man po sa mga wall, yung pinaglalagyan bilang libingan, pinaglalagakan ng mga bones na po nito mga ito, minsan doon sa mga sahig. Diba? Pansinin nyo na lang yung ibang mga, sabihin natin mga historical na mga simbahan, lalong-lalo na yung mga matatagal na po talaga. Meron at meron dyan mga puntod. And karaniwan po, minsan nasa labas din ang simbahan yung mga yan. So parang ganun. Kaya minsan may mga hunting, sasabi nila may paring pugot, the usual. Ilang beses ko na narinig yung mga yan guys. Pero ako nung nag-aral ako sa ganyan, never ako nakakita ng mga ng mga ganito. Dalawa lang kasi yun. Pwedeng takot sila sa akin. O kaya naman, talagang wala akong kwenta na kahit siguro yung mga multo, yung mga nilalang na yan, ay ayaw kong lapitan dahil wala daw silang mapapala sa akin. umay na eh. Anyway, maraming salamat sa mga kararating lamang po. Late na kayo kasi ikakatlong kwento na po tayo. So sana po kayo guys ay okay pa rin dyan. Yung mga patik-tik once again sa mga comment, sa comment section na lang po dyan po sa Facebook o kaya dito po sa mismong baba ng ating video na ito. Dyan po ninyo ilagay guys para at least iskan ko po yan sa mga susunod na araw. Lalo na kapag Friday, doon po yung ating patiktik. And maraming salamat sa pagsuporta po ninyo guys sa ating pinakamahabang series so far dito po sa Hilakbot. And ito na po muna yung pinakahuling serye natin na pinakamahaba katulad yan, yung medyo full length talaga. Ngayong taon, abangan nyo po sa 2022. Mas marami pa po guys tayong ilalabas dyan. Lalo't na nandito na nakita ko na po yung kopya ng mga susunod na mga series. So pagpupuyatan po namin talaga sana po yung ibinuhos ninyong suporta sa In Loving Memory of Mary Cherry Chua ay ganun din po yung pagsuporta ninyo sa mga susunod, yung mga upcoming series natin. O kaya naman sa mga stand-alone stories natin katulad yung mga Gabi ng Lagim, mga fiction dark stories ni Sixth Hokage, yung nga kay Draven Black, yung iba pa. Tsaka hindi lang yan, yung mga iba pang true horror stories na ilalabas natin sa Sindak Short Stories dito po sa Hilakbot, yung mga nagko-crossover from this segment papunta po sa regular. At ganoon na rin sa mga ilalabas pa pong videos ng Hilakbot Haunted History at tsaka sa Red Diaries Tagalog Love Story. Sana po ay nakakasabay at susundan nyo po kami dyan sa mga sumusunod na channel na ito. Okay? Anyway, ikatlong kwento naman tayo guys kung sakaling ikaw man po ay kararating lamang. Ito medyo maikli lang po ito kay Nico kasi gusto lamang daw po niya ibahagi yung hindi daw po niya makakalimutang karanasan noong 2018. And pasensya na rin po sa mga
Baka nag-aabang kayo ng masyadong punchline ngayon. Sabi ko sa inyo, seryosohin muna natin guys kasi baka ano eh, lalong hindi pumasok si paring RJ. Pero so far guys, okay na po si paring RJ sa mga nagtatanong. Malayo naman po sa bituka pero malapit po sa utak. Are you crazy? Anyway, katlong kwento na po tayo bago tayo tuluyan mawala na naman sa ulirat dito. O ano-ano. Si Nico po ito at sabi niya dito, nung gabing iyon, talagang nakakasanayan ko na po si Red yung maghilamos. Normal na routine ko na po yun at ginagawa ko talaga ng gabi-gabi. Ang aking tuwalya po ay nakasampay sa isa naming upuan at gawa po ito sa kahoy. Bale, meron kaming dining table sa isang part ng bahay namin at hindi rin po namin madalas na ginagamit iyon dahil para lang po sa mga bisita o kaya kapag may mga kamag-anak na dumarating, saka lang po namin ginagamit yung dining table na yon. Yung dining table kasi na iyon si Red ay may set ng upuan na yari po sa kahoy at isa sa mga upuan na iyon dun ay nakasanayan ko po laging isampay yung aking tuwalya. Habang tinutuyo ko nga po ang aking muka, may narinig po ako na ingay. Parang ang maririnig mo nung time na iyon ay hinihilang upuan o tinutulak. Yung nakakangilo po kasi yung pagka-rub niya daw, yung pagkuskus nito sa sahig since yung sahig daw nila ay tiles. Kaya talaga mas nakakalikha ito ng malalim na tunog at talagang hindi talaga kaaya-aya sa tenga. Dahil po sa pagkagulat ko noon si Red ay dali-dali kong tinapos ang pagpupunas ko ng muka at laking gulat ko nang yung upuan na mismo na pinagsasampayan ko ng tuwalya ay gumalaw po. Opo, nasa tapat ko ito mismo. Talagang nag-iba po yung pwesto niya at kitang-kita ko po talagang kusang umusog ito. Napatakbo na lang ako papalayo doon si Red at nang silipin ko mula sa malayo ang ilalim ng lamesa para tignan baka may tumutulak o kaya merong nagtitrip sa akin, wala po talagang tao. Dahil nga sa ingay ng tunog na nililikha ng upuan ay napasigaw na lang ang mga kasama ko sa bahay. Ang sambit nila ay kung sino daw ba ang nagtutulak ng upuan at napakaingay. Hindi ko na po agad sinabi ang mga nangyari dahil sa pagkabigla. Nagtataka na rin sila kung bakit tila gulat na gulat ako at hindi ako makaimik tapos doon na po unti-unti na ako nagpaliwanag. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pagpili ng kwentong ito sa inyong segment. Thank you sa iyo, Nico, sa maiksi pero at least andun yung talagang experience mo, nakatatakutan. Yung straightforward kumbaga yung kwento mo. Maraming salamat sa iyo, Nico, at kahit papano. Yun nga, sana dinagdagan mo na lang ulit ano, kung ano yung sinabi mo at ano yung naging reaksyon ng mga pinagkwentuhan mo. Di ba, naniwala ba sila sa iyo o napagalitan ka? Di ba? May mga ganun eh. May mga ganun talaga magulang hindi naniniwala sa mga paranormal unless nakita nila. Eh baka mama, syempre lalo pa kapag may mga magulang kayong ganyan, yung ayaw nila ng maingay. Di ba? Yung konting kilos mo lang, konting ingay lang na nalikha mo, nasagi mo lang yung ganitong upuan o kaya merong nahulog ka lang. Sabi nila ang clumsy mo. Yun talaga inaabangan ko eh. Kaya lang hindi na nabanggit po dito sa kwento ni Nico. Pero sana no, mag-update ka para malaman natin kung ano naging reaction ng mga pinagkwentuhan mo. Since sinabi mo na ipinaliwanag mo sa kanila ang nangyari. At inaabangan ko talaga, sana sinabi ng mga magulang mo ang clumsy mo. O kaya naman, di ba sasabihin na limbawa nila, nagtaka sila bakit gulat na gulat ka tapos hindi ka makaimik. Oh, parang nakakita ka na naman ng multo. Sabi nila sa yung ganun. Eh ikaw kaya, makita mo kaya na umusog ng kusa yung upuan sa harapan mo nang wala man lang gumagala o kahit sino dyan sa ilalim, hindi ka matatakot? Anong gusto mo? Magpakalma ako? Di ba? Normal na reaction po yan talaga sa lahat ng mga, hindi lang sa mga horror films, di ba? Mga paranormal. Ay guys, naalala ko nga pala, speaking ng mga umuusog na upuan, siguro napanood nyo na yung viral video na yon, di ba na KMJS2 eh? Yung guard, di ba sa school? Opo, minsan natatambayan namin ni Pam kasi ito pag gabi tapos nagbo-browse-browse lang kami ng mga video bago matulog. Na ano namin to, napanood namin siya bago siya may feature sa KMJS guys ha. Ikaw, di ba ang tapang ni Kuyang Guard kung tutusin, di ba? Kasi harap-harapan as in, totoo, legit ano na wala talagang humihila, wala kahit na anong tali. Di ba? Talagang gumagalaw ng kusa.
Grabe, ang creepy. Hanggang sa nasanay na siya, no? Diba, dapat pala ang mga kahalili ni Kuya, yung mga karelyebo niya sa pagbabantay ng ganitong klase may eskwelahan, yung mga, alam mo yung mga sinaktan na sinaktan na sinaktan sa mga relationship. Kasi nagiging manhid sila eh. Diba? Kaya makakita sila ng mga ganyan. Kasi talaga ang real horror story talaga ay sa pag-ibig daw eh. Sabi nila. Pero ewan ko lang sa iba, di ba? Siguro pag pinapunta mo dyan yung mga lagi ng sinaktan, mga iniwan ng iniwan, mga sinaktan ng sinaktan sa mga relationship, wala tumatagal na mga karelasyon. Siguro sa sobrang bato na yung puso nila o manhid na sila, hindi na rin sila matatakot kahit na magsiurong, kahit yung blackboard magkanda tupi-tupi na doon. Kahit na paranormal activity. Sana ganun ang i-hire nila, no? Looking for security guard na magbabantay ng isang haunted school. Qualifications, yung bato na ang puso, yung manhid na kasi wala namang relasyon na nagtatagal at ilang beses nang iniwan, ginost, o kaya naman hindi na pinalikan. Yun yung mga gano'n, di ba? Kasi manhid na siya, hindi na siya matatakot. Pustahan tayo. Baliwala lang sa kanya. Anyway, maraming salamat po muli sa mga nag-send ang kanilang kwento dito po sa ating SHS. Sana po kahit papano, anumang ginagawa ninyo sa oras na ito. At saan nyo man ito napapakinggan, kasama nyo man ako sa biyahe ninyo ngayon, kasama nyo man ako sa paglalaba, pagluluto, o nagbabantay ng tindahan ninyo ngayon, o kaya mga minamahal nating OFW, saan man kayong panig guys ng Southeast Asia, o kaya saan man, o nasa Northern Hemisphere na ba kayo ng Mars, ganyan, kung saan man kayo nakikinig. Basta maraming salamat po dahil kahit papaano ay nasasamahan nyo kami dito. At sana muli-muli po, alam mo yun, wini-wish namin sana, na actually ito palang ilakpot, ano, itong November pala, parang ilan na ba tayo? 3 years na ba? Hindi ko na matandaan eh, kasi talagang ang pinaka, sorry talaga, ito talagang weakness ko, yung mag-memorize ng mga date. Totoo ha, mag-memorize lang ng date, minsan nalilimutan ko. Totoo. Tawa-tawa si Pam. Kasi totoo, kahit anniversary kaya yung ano namin nakakalimutan ko, totoo yun. Pero at least kahit papaano nagtsatsaga siya. Maraming salamat guys sa inyo at sa mga nag-view ng mga stories natin sa ating Assure.com.ph o kaya naman sa ating Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories the Podcast or sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat po. Sa mga nagda-download din ng ating mga YouTube videos at pinakikinggan nila para at least you know, kahit walang wifi, okay na okay, offline, pwede mapakinggan. Maraming salamat din po at sana din po kayo guys ay kahit anong story ilabas natin sa mga susunod pang edisyon. Hindi po namin alam guys ha, kung merong December special edition for horror, so parang 12 days of Christmas na katulad nung ginawa natin noong nakaraan. Medyo ano pa, hindi po namin sure yun guys. Kung ano man yung mangyayari by December, abangan nyo na lang po sa mga sunod na announcement po natin. Kasi medyo, ang iniisip ko po kasi dito, it's either umuwi muna kami sa probinsya o anuman, mag-break muna guys. Parang ganon. Total, last month naman na ng 2021. So, sabak na naman tayo ng 2022 habang same break din ng time na Christmas break, ibig ko sabihin. Diba? So, ganun. Tingnan muna natin guys. Wala pa naman din silang ipinapasa sa akin na kung ano yung pwedeng gawin sa December. Abangan nyo lang ha. Lagi-lagi na lang. Ganun din po yung ating mga members. May exclusive stories po natin. Hold on tight. Yan lang kayo. Standby lang. Sit back and relax. Kasi ginagawa na po lahat ng ating mga editor at iilan lang po kasi sila. So, hindi po nila mapagsabay-sabay. Sana po nandyan pa rin kayo. So, paano? Hanggang sa ating susunod po na SHS. Sana po kahit paano na-entertain kita. Keep those emails coming in once again at sindakstories2008@gmail.com. Hintayin po namin yan. Si Admin Clay po ang bahala sa inyo dyan, okay? Siya po ang may sagot sa lahat-lahat ng yan. Kaya sana po makapaghintay din yung iba kasi may mga nag-i-email kung kumusta na ganyan. Eh lalo na po naman kung halimbawa ang sinan nyo naman pong story ay October pa lang naman. Last month pa lang pala po. So, ano lang po, chill lang po muna kasi unahin po muna natin yung mga September na nagpaso, kaya yung mga July, August. So unahin po muna natin sila habang ginagawa po natin yon. Chill ka lang muna, pakinggan mo na lang lagi yung ibang mga kwento natin dito sa Hilakbot, okay? Ako po si Red, hanggang sa susunod po nating pagkakarinigan sa subscribers si Hilakbot Stories dito lamang syempre sa Kaba Horror Podcast. Are you crazy? Oy, bawal mag-promote dito si
De, binibiro lang namin, ginagago lang namin ito si Paring Bong. Eh, hindi pwede mag-promote si Paring Bong dito. Kailangan ang pag kailangan niyang siraan yung channel niya dito. Bawal ang promotion dito, guys. Ha? Kailangan siraan. Siraan mo ang sarili mong channel dito, guys. Kaya pag chinachat ko siya, sabi ko, baka mamaya napipikon ka doon sa sinasabi nila, RJ. Mga ano lang yan, mga siraulo lang yan. Bawal mag-promote. Maraming salamat po, ha. Gasusunod tuloy-tuloy lamang ang ating hawaan. Wala nang galingan at para lahat tayo ay solid. HTV. Kakaba. HTV positive. Ito naman. Night, guys. Love you all. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.